16 ng Nobyembre, Sabado, ng 32 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dapat laging manalangin at huwag masiraan ang loob. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa isang talinhaga. Sinabi niya, sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa mga tao. May isa ring byuda sa lungsod na iyon na madalas pumunta sa kanya at sinasabi, igawad mo sa akin ang katarungan laban sa aking kalaban. Matagal siyang umayaw, pero naisip niya pagkatapos, wala man akong takot sa Diyos at walang pakialam sa tao. Igagawad ko pa rin ang katarungan sa byudang ito na bumubwisit sa akin at baka masiraan pa ako ng ulo sa pagpunta-punta niya. Kaya idinagdag ng Panginoon, pakinggan niyo ang sinabi ng di matuwid na hukom. Hindi ba't igagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na araw-gabing tumatawag sa kanya? Pababayaan ba niya sila? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dapat laging manalangin at huwag masiraan ng loob. Ito ang buod ng talinhaga tungkol sa hukom na walang takot sa Diyos at sa byudang walang tigil ang paghingi ng katarungan. Kung ipinagkaloob ng hukom ang kahilingan ng byuda dahil sa mateganitong pakiusap, ang Diyos pa kaya na tanging kabutihan at katarungan lamang ang nais na maghari sa mundo? May katiyakan ang pagkakaloob ng katarungan sa araw-gabing pananalangin. Hindi niya pababayaan ang mga tumatawag sa kanya. Dapat maging buo ang loob, malaki ang tiwala sa Diyos, at buhay ang pag-asa ng mga naghahanap ng pagtutuwid sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Ang mga naagrabyado, ang mga kinakawawa ng kapwa, at mga pinag-uusig. Hindi kailanman natutulog ang Diyos na siya ring naghayag ng pagpapala sa mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin kayo. Pagtitiwala sa pagmamahalang Diyos ang pundasyon ng mga nais magkamit ng katarungan. Pagsasagawa, maraming tao ang nilalabag ang karapatang pantao at pinagkakaitan ng hustisya. Makiisa sa pagtaghoy at ipaabot sa langit ang kanilang kalagayan.